You're listening to SDO Isabella Radio Base Instruction. Come on, Mope! Yay! Mope paawi, Mope paguhit, Mope sayaw at Mope lusog ka. When learning continues in Mope edukalidad. Hey! When learning continues in Mope edukalidad. Kalusugan ay alagaan, katawan ay ingatan. Magandang buhay mga batang mag-aaral sa ika-apat na baitang. Halina't makinig sa asignaturang edukasyong pangkalusugan. Mag-aral at matuto upang katawan ay lumakas at ang isip ay tumalas. Ito ang inyong paaralang panghimpapawid sa DepEd Radyo Eskwela. Ako ang inyong guro, Ginoong Mark Aviel S. Bugawan. Natutuwa ako dahil muli na naman tayong magsasama-sama sa pag-aaral. Kamusta mga bata? Tila mukhang masaya at masigla kayo at handang-handa ng makinig sa ating leksyon. Sabik na ba kayo sa ating talakayan sa ating bagong aralin ngayong episode na ito? Kung gayon, makinig ng mabuti para matuto. Tiyaking maging alerto sa pagsagot sa ating mga katanungan. Dapat pumuesto kayo sa tamang lugar na malinaw at napapakinggan ang ating broadcast. Sa maayos, tahimik at komportableng kinauupuan upang siguradong nakapokus ang ating pag-aaralan. Mga bata, ihanda na ang inyong pandinig, isip at puso. Kuhanin na ang inyong sagutang papel at panulat. Bago natin simulan ang ating leksyon, halina't sariwain natin ang ating pinag-aralan noong nakaraan. Babanggit ako ng tanong at inyong sasagutin. Handa ka na ba? Aye, aye, Captain! Magaling! Kung gayon, magsimula na tayo. Paano mo mapapanatiling mabuti ang iyong kalusugan? Tama! Kumain ng masusustansyang pagkain gaya ng prutas at gulay. Ano pa mga bata? Correct! Matulog sa tamang oras at magpahinga kung kinakailangan. Ugaliin din ang paghuhugas ng kamay upang maiwasan sa anumang sakit. Meron pa ba? Magaling! Mag-ehersisyo at maligo araw-araw. Ilang basong tubig naman ang dapat inumin sa isang araw? Tama! Uminom ng tubig na hindi bababa sa 8 basong tubig. Magaling mga bata dahil naaalala ninyo kung ano at paano pangalagaan ang ating sarili. Lalong-lalo na sa panahon ngayon na mayroon tayong pandemya. Dahil dyan, bigyan ng isang thumbs up ang inyong mga sarili. Mga bata, naranasan mo na bang magkasakit? Tama! Ano ang iyong nararamdaman? Nakakalungkot naman. Ano ang ginawa mo nung ikaw ay nakaranas ng sakit? Tama mga bata, kailangan nating magpahinga at uminom ng gamot. Kung gayon, kailangan nating magpahinga at uminom ng gamot. Kailan ka huling uminom ng gamot? Ano ang gamot na ininom mo? Sigurado ka bang tama at wasto ang pag-inom ng gamot para sa sakit na iyong nararanasan? Magaling! Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang gamit at wastong paggamit ng gamot. Handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Aye, aye, Captain! Maliban sa sustansyang nakukuha sa pagkain,
na kinakain natin, tubig na iniinom, ang gamot ay binabago. Pinapanatili o kinokontrol ang physical, mental, at emotional na kalagayan ng taong umiinom nito. Kabilang dito ang mga gamot na iniinom natin kung may sakit tayo, tulad ng paracetamol para sa sakit ng ulo. Antibiotic naman para sa infeksyon dulot ng bakterya. Antipyretic naman para sa lagnat at marami pang iba. Ito ay ginagamit pag may karamdaman lamang at hindi bitamina o ano paman. Ngunit bakit kailangang wasto at pag-inom ng gamot? Mahusay dahil maaari din itong magbigay ng kapahamakan natin at magdulot ng mas malubhang karamdaman at panganib. Kung hindi wasto at tama ang gamot na ating gagamitin o iinumin. Kung gayon, subukin natin ang inyong nalalaman sa wastong paggamit ng gamot. Isulat ang check kung ito ay wasto at X naman kung mali. Naintindihan ba mga bata? Aye, aye, Captain! Kung gayon, magsisimula na tayo. Unang bilang. Uminom ng gamot ayon sa dami at tamang sukat nito. Ano ang iyong sagot? Tama! Check ang sagot. Ikalawang bilang. Uminom ng gamot na nireseta sa iba. Ano ang iyong sagot? Aba, tama ka. X ang sagot. Ikatlong bilang. Uminom ng tamang gamot para sa tamang uri ng sakit. At ang tamang sagot ay check. Kung gayon, tama ang iyong sagot. Ikaapat na bilang. Basahin ang etiketa ng gamot bago ito inumin. Ang iyong sagot ba ay check or X? Magaling! Ito nga ay check. Ikalimang bilang. Uminom ng gamot na lagpas na sa expiration date. Ano ang iyong sagot? Tama ka! X ang sagot. Magaling mga bata dahil alam ninyo ang wastong paggamit ng gamot. Magaling mga bata, palakpakan naman ang inyong mga sarili dahil nakasunod kayo ng maayos sa ating talakayan ngayon. Kaya naman, ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral. Sa puntong ito ay magkakaroon ulit tayo ng isang gawain. Isa-isahin ang mga bagay na makikita sa inyong tahanan na ginagamit o nakakatulong sa pag-inom ng gamot. Magbigay nga kayo. Tama! Ginagamit ang panukat. Ginagamit ito para malaman ang sukat ng iinuming gamot. Ano pa mga bata? Tama! Kutsara o kutsarita. Reseta mula sa doktor. Orasan para hindi makaligtaan ang oras ng pag-inom ng gamot. Kinakailangan din natin ang tubig, gamot at body temperature. Mahuhusay mga bata. Ilan lamang iyan sa mga bagay na maaaring gamitin upang makatulong sa tamang paraan ng pag-inom ng gamot. Tandaan mga bata, nakakatulong ang gamot upang guminhawa ang pakiramdam o gumaling sa isang karamdaman. Uminom ng tamang gamot para sa isang sakit o karamdaman. May mga herbal na gamot din na tinatawag na nakatutulong sa pagpapagaling sa anumang karamdaman. Ngunit mas mabuting magtanong sa magulang kung ang uri ng likas na gamot na ito ay mainam sa nararamdaman.
dahil sa paggamit ng anumang gamot ay may kaakibat na responsibilidad. Dahil ang maling gamit nito ay maaaring magdulot ng panganib. Ngayon naman, tayo ay guguhit. Tama ang inyong narinig. Gagawa tayo ng isang spider web. Gumuhit ng isang bilog sa gitna ng kwaderno at lagyan ito ng 6 na linya sa palibot nito. Sa loob ng bilog, isulat ang mga wastong gamit sa gamot. Sa linya naman, isulat ang mga dapat isaalang-alang sa paggamit at pag-inom ng gamot. Naunawaan ba mga bata? Aye, aye, Captain! Bibigyan ko kayo ng 10 segundo upang tapusin ang ating gawain. Ayan, tapos na ba kayo? Ang ayos naman ang inyong mga ginawa. Magaling mga bata. Kung gayon, tignan natin kung tama ang inyong mga isinulat. Ang ayos naman ang inyong mga ginawa. Yay! Magaling mga bata. Kung gayon, tignan natin kung tama ang inyong mga isinulat. Isa-isahin nga natin ang inyong mga sagot. Mga dapat isaalang-alang sa paggamit at pag-inom ng gamot. Una, uminom ng gamot ayon sa dami at sukat nito. Basahin ang etiketa ng gamot bago inumin. Pangatlo, uminom ng tamang gamot para sa tamang uri ng sakit. Huwag uminom ng gamot na inireseta sa ibang tao. Huwag uminom ng lagpas sa expiration date. At panatilihing tignan kung ang gamot ba ay nararapat sa iyong nararamdaman. Tama ba ang mga sagot ninyo? Wow naman! Mahuhusay mga bata! Kudos sa inyo! Dahil talagang napakahusay ninyo. Meron akong katanungan. Sa kaunting sakit ng ating nararamdaman, kailangan ba nating uminom agad ng gamot? Magaling! Maaari lamang ipahinga muna natin ito para hindi tayo agad-agad umiinom ng gamot. Maaring tayo muna ay uminom ng tubig kung maaari. Mas mabuting magpakonsulta muna sa doktor para malaman ang sakit na nararamdaman at nararapat na gawin. Kailan ba tayo dapat uminom ng gamot? Maaari tayong uminom ng gamot kung ito ay nireseta o nasa preskripsyong ibinigay ng doktor. Para sa gamot naman na over-the-counter drugs o mabibili na walang reseta. Maaari tayong magtanong sa mga nakakatandang kasapi ng pamilya o kamag-anak na eksperto patungkol sa mga ito. Basahin at sundin ang mga alituntunin. Ano ang pwedeng mangyari kung hindi natin sinunod ang mga alituntunin na dapat sundin sa pag-inom ng gamot? Tama mga bata! Maaaring magdulot ito ng ating ikapapahama. Ayan mga bata, ano ulit ang mga dapat nating pakatandaan kapag tayo nagkaroon ng sakit? Tama, dapat nating alagaan ang ating sarili sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig at gamot na inireseta ng doktor. Kinakailangan din nating kumain ng mga gulay at prutas upang lumakas ang ating resistensya. Ayan nga, napakasaya ko at marami kayong matutunan sa ating talakayan ngayong araw na ito. Ngayon naman, dumako tayo sa ating pagsusulit. Alam ko na marami kayong matutunan ngayon. Isulat lamang ang tama kung wasto ang inilalahad na sitwasyon sa pangungusap sa wastong paggamit ng gamot.
Mali naman kung ito ay hindi wasto. Hawakan na ang inyong kwaderno at lapis. Unang bilang, gumamit ng tamang panukat ng gamot si Ella para hindi masobrahan ang dami. Ikalawang bilang, uminom ng gamot ng naiwang kapatid makalipas ang isang taon. Ikatlong bilang, si Victor ay agad na uminom ng gamot na hindi inireseta ng doktor. Nakasunod ba kayo mga bata? Aye, aye, Captain! Tayo na ngayon ay dumako sa ika-apat na bilang. Iniinda ni Joanne ang kanyang sakit. Kaya para lubusan at mabilis na gumaling, dinamihan niya ng gamot na kanyang iniinom. Ikalimang bilang, pinakonsulta muna sa doktor ang kapatid na Rhea para malaman ang kalagayan at nararapat na gamot sa sakit nito. Nasundan ba mga bata? Aye, aye, Captain! Bibigyan ko kayo ng 15 segundo para sagutin ang ating pagsusulit. Simulan na natin! Ngayon nga ay sagutin na natin ang ating pagsusulit. Unang bilang, gumamit ng tamang panukat ng gamot si Ella para hindi masobrahan ang dami. Ano ang iyong sagot? Tama! Kailangan gumamit ng panukat para maiwasan ang pagka-overdose nito. Magaling! Mali ang sagot. Dahil ang mga gamot ay may expiration date na dapat sundin kung kailan lamang ito pwede at hindi na pwedeng inumin o gamitin. Ikatlong bilang, si Victor ay agad na uminom ng gamot na hindi inireseta ng doktor. Mahusay! Mali ang sagot dito. Ikaapat, iniinda ni Joanne ang kanyang sakit, kaya para lubusan at mabilis na gumaling, dinamihan niya ang gamot na kanyang iniinom. Aba, tama ba ang kanyang sagot? Mali, muli, mali ang sagot. Panghuli, ipinakonsulta muna sa doktor ang kapatid na Rhea para malaman ang kalagayan at nararapat na gamot sa sakit. Yan, ang sagot ay tama. Mas mabuting ipakonsulta muna sa doktor ang nararamdaman. Magagaling mga bata. Mas mabuting ipakonsulta muna sa doktor ang nararamdaman. Magagaling mga bata, naintindihan nga ninyong lubos ang ating pinag-aralan ngayong araw na ito. Isa na namang makapulungang araw ng pag-aaral at pagkatuto sa edukasyong pangkalusugan ngayong araw. Sana'y may bahagi ninyo ito sa iba at sundin ang napag-aralan natin sa wastong paggamit at pag-inom ng gamot para maiwasan ng anumang panganib. Binabati ko kayo sa napakahusay ninyong pagsagot mga bata. Inaasahan ko na marami kayong natutunan ngayong araw na ito. Huwag kaligtaing basahin ang mga leksyong pinag-aralan natin ngayon. Basahin muli ito bago matulog at isabay na rin basahin ang susunod na aralin upang makasabay sa ating talakayan sa susunod. Muli, ako si Ginoong Mark Aviel S. Bugawan, ang inyong guro sa radyo, sa ngalan ni Ma'am Mary Rose T. Austria,
ni nagsulat ng episode na ito. Gayon din ang SDO Isabela RBI Production Team at ang Team Shines. Aking paalala, kumain ng gulay at prutas para lumakas. Ugalihin din maghugas ng kamay para sakit ay makaiwas. Makinig at matuto para ang isip ay tumalas. Hanggang sa muli, paalam! Patuloy! Patuloy ang edukasyon para sa ating henerasyon. Sa daan ng pagkatuto ay walang may iwan. Kaya halina sa Radyo Eskwela!